guys! Welcome sa akin channel, Tatak Noy P. Noy P to it's, Noy P tayo. Supportahan nyo tong channel natin kasi para to sa inyo, para sa atin to. Tulungan lang. Tutulungan ako kayong matuto kahit papaano. Tutulungan nyo rin ako para kumita rin sa YouTube. Wag na tayong maglokohan dahil talagang yun naman talaga ang purpose natin, kumita sa YouTube. Okay, so supportahan lang ha, tulungan lang. Tutulungan ko din kayo. Ngayon, ang pag-aaralan natin is, kunwari, bibili ka ng gitara. Siyempre, titingin ka, second hand lang yung bibilin mo. Tingin ka sa mga buy and sell, di ba? Sa Facebook. Ngayon, makikita mo mga picture. Picture lang ng gitara. Ngayon, alam mo na agad kung maganda ba yung gitara, pangit ba, low end ba, mamahalin ba, mataas ba value, sakto ba yung value para doon sa presyong nilagay nila, sa presyong bibilin ko, tama ba? Ngayon, malalaman mo agad ng simpleng isang tingin lang na hindi wala kang duda. Tingnan mo agad sa color, sa acoustic, kunwari sa acoustic. May nakita kang kunwari gitara, binibenta. Medyo parang yung presyo sa'yo pero parang natataasan ka, ganyan. Ano bang kulay niya? Kunwari, color black. Tapos medyo natataasan ka. Negative na yun. Negative na agad yun. Kasi bakit? Pag color black, ang kulay ng gitara, acoustic. Acoustic sa'yo natin. Acoustic, electric, pwede rin naman. Kahit acoustic, electric, or electric guitar is applicable din itong tinuturo ko. So, pag black color, negative na agad yun kung natataas na ka sa presyo. Negative na yun. Nari, mga, pag sinabi kasi mga solid color, negative na yun kung natataas na ka sa presyo. Pag sinabing solid color, yun yung mga kulay na red, blue, green, brown, yellow, orange, sky blue, yung mga kulay na hindi mo nakikita yung kahoy. Solid color ang tawag doon. So, kaya mababa ang presyo ng mga solid color dahil tinatakpan nila. Tinatakpan nila yung kahoy para hindi mo malaman kung anong kahoy yung meron yun. Kadalasan nga yan, may kita mo yun sa mga mumurahing gitara. Diba? May kita mo yun yung mga lumalabas na mumurahing gitara. Hindi tayo magbabanggit ng pangalan. Pero mga mumurahing gitara, may kita mo yan. Solid color lahat. Color. So, makikita mo yan. Pag ikaw beginners ka, makikita mo, parang feeling mo, parang, wow, ang ganda nito, ang mura. Tapos pinagtatapat mo sa mga mamahalin. Di ba? Ang mura nito. Sa presyong ganito. Ngayon, ang gandang tingnan. Kasi nga, solid color. Tapos, kuha ko na, resume mo, strat, tele, or ano man, acoustic man. Wow, ang gandang tingnan. Pero, sa totoo nun, kulay lang yung maganda, hindi yung kahoy. 'Di ba? Kasi solid color hindi mo makita eh. So tinatakpan nila. Ngayon, kunwari ako gagawa ako ng mga mumurahin, gusto mo palang mura. Pwede siyempre, gawa ko eh kung plywood pala yung loob ng kahoy noon, plywood pala. Paano mo malalaman eh solid color? 'Di ba? Pero sila minsan gumagamit sila yung mga super ordinary na kahoy, parang sobrang gagaan ni talaga eh. Hindi mo makita ang gaga, parang hindi ko alam kung palochino yung ginagamit nila. Yan. Pag solid color, hindi mo nakikita yung kahoy. Tinatago nila, yan ang kahulugan nun. Tinatago nila yung kahoy. Kasi, sa kahoy mo malalaman kung ang gitara ay mamahalin o hindi. Diba? Ngayon, solid color, automatic yan, low end yan. Mababa ang presyo niyan. Kung namamahalan ka, negative ka na dyan. So, meron din solid color na tinatawag na mid. Ano yon? Ano yung solid color na mid? Medyo mataas ng konti yan sa solid color na low end lang. So, yung mga solid color na mid, yung mga mayroong metallic, may glitters, fluorescent color siya. Yung parang may mga effects pa na ginagawa dun sa color na tinataasan lang nila ng konti ang value nun, pero minsan tinatago din nila yung kahoy. Pero mas mataas ng konti ang value nun kaysa sa solid color plain lang. Minsan, 'di ba, may mga drawing tulad nung ano, yung gitara kong isa, yung ano, yung Charbel.
Blue Buckle. Ay, Blue Crackle. Crackle pala. Blue Crackle ang tawag doon. Yung may kulay siya. Parang may crack-crack na kulay. Blue. Yun. So, unang labas nila doon is, ano yun, low-end talaga yun. Kaya lang, dahil sa pagka-vintage niya, tumaas na presyo niya. 1989 to 1990. Tataas talaga presyo niya kasi nagkakaroon ng sentimental value. Pero, siyempre, kilalang brand yun, Charbel yun. Ngayon, Charbel yun, ibig sabihin, magandang kahoy din yung ginamit nila doon. Kaya lang talaga, ang purpose nila is yung color, baguhin lang. Gusto lang nila magkaroon ng unique na color, tulay ng ano, Blue Crackles, ganun. Sa kilala si Charbel dati, ang dami niya talaga yung ano, yung 3DR ba tawag doon? 3DR. Puro kulay nung ganun talaga. 1986 yata nagsimula. Hanggang 1995. So, yun, bumabalik tayo dun sa color. Ngayon, kapag yung mga ganun, may drawing, mga music man, ganun, meron din yan, yung mga may drawing-drawing din. Mga music man, ganyan. Yan, yung mga ganun may color na yan, nasa mid yan, medyo mataas ng konti value niyan. Kesa dun, sa plain color lang, na black, blue, ganun. Basta merong mga effects, merong drawing, merong metallic, merong glitters, fluorescent colors, yan, yung mga ganyan, medyo mataas yan. So, ano naman ang mas mataas doon sa mga ganun, yung sa mid? Yung mas mataas doon, yung mga walang kulay. Yung kita mo yung kahoy. Sa acoustic, may kita mo agad tulad nito. Yan. Kita mo yung kahoy. Ibig sabihin, hindi tinatago yung kahoy. Diba? Kung may kita mo to black, isipin mo black yan. Anong kahoy niyan? Ito, may kita mo agad yung kahoy. Oh. Alam mo agad kung spruce, ganun. Masisilip mo din kung solid top. Yeah? Ganun din sa electric. Alam mo agad kung maple ba? Ash ba siya? Diba? Kasi, see-through. Kita mo yung kahoy. Ngayon, sa electric naman, minsan may kita mo parang iniitim dito, diba? Sa electric. May tama ang tawag doon, burst. Meron tinatawag na tobacco burst, ganyan. Ano ba purpose nun? Bakit may burst dito? Ngayon, kasi ganito yan. Ang electric, minsan, pangit yung kahoy na nasa gitna. Kunwari, sabi ng 3-piece. Tatapalan nila sa ibabaw ng vinyl. Manipis na manipis yun, pero magandang klaseng kahoy, pero sobrang nipis. Parang ngayon, siyempre nga naman, pag tinakpa mo ng ganun yung pangit na kahoy, maganda. O ngayon, siyempre, kung sa gitna, may kita mong ganda. Pero pag tinan mo sa gilid mo, ang pangit, diba? Kaya ang gagawin nila, iitimin nila yun. Iitimin nila. Para matakpan yung vinyl, yung dugtungan. Kaya, yung mga burst, ganun yung tsura. Ganun minsan yun. Ang kadalasan talaga niyan is may vinyl lang sa ibabaw. Lalo-lalo na yung mga flame, yung mga bird's eye, yung ganyan. Vinyl lang yun. Yung ano doon, yung mga daya. Pero minsan, yung talagang totoo talaga na ano, ginagawa nila. Talagang magandang kahoy din siya, pero gusto lang nila ng kulay talaga na burst yun. Yun ang mga, iche-check mo ano ba talaga yun. Magandang kahoy ba yun o vinyl lang. Dapat napakahusay mong tingnan yun. Minsan sa contour, minsan ng strut, di ba? Parang dito hanggang dito. Minsan yung black, pagka-black niya, abot hanggang dito eh. Talaga, binil na binil yun. Pero kapag yung black niya, dito lang siya sa kanto, yan, possible na magandang kahoy yun kasi hindi niya tinago. Kasi pag may contour dito, ang hirap kasing anhin yan eh. Ang hirap event dito minsan kung lalagyan nila. Pero may mga nakakagawa rin nun. Nabibend nila. Pero, marami ang ano, hindi nakakagawa na nabibend nila yun. Kaya, minsan black dito. Pati sa contour dito, sa ilalim, sa gilid ng, ano, ng strut. Kita mo dito, black na black din. Samantalang, yung mga magagandang kahoy, konti lang. Talagang halos konting-konti lang yung design lang talaga. Sunburst. So, yun yung mga kulay na palatandaan na, ay, magandang kulay. Maganda ba tong gitara na to? Sakto ba ang value na ito? Sa color pa lang, malalaman mo na. Ngayon, kung nakita mo, ay, black. Teka lang, tignan ko muna yung presyo. Ay, negative sa akin to. Mahal. Kasi sa gantong presyo, makakabili na ako ng see-through colors. Yung kita kahoy. Ba? Ganun ang gagawin mo. Kaya ngayon, kung makakita ka naman ng see-through colors, yung kita talaga yung kahoy, tapos ang presyo niya pang solid color lang, pwede mo na. Pero siyempre, check mo pa din nga kasi depende pa rin sa brand. Ano ba pinakamahal na presyo ng brand nun? Diba? Kung ganung kulay. Dapat,
Kunwari, kung mga sikat na brand, branded talaga yan. Tapos napakamura, ang presyo niya, pang ano lang, pang solid color lang. Eh, pilin mo na. Kung sa kulay mo lang pagbabasihan, ha, mataas ang value nun. Pero kung titingnan mo rin sa condition, siyempre, tinuro ko na din naman yan dun sa unong videos ko, yung 10 tips. Research nyo na lang para at least isa rin yun sa mga titingnan mo. Pero yung tinuturo ko ngayon is yung sa Facebook pa lang is para makapili ka na agad kung ano yung, ano, kung ano yung matitipuan mo. Sa post pa lang, sa mga pictures pa lang nila. Alam mo na agad kung lugi ka ba o hindi. So yan, ngayon, siyempre, pag nag-meet kayo, ay di doon mo tignan yung mga paraan na sinasabi ko para malaman kung magandang klase yung gitara. Yung condition ng gitara, di ba? Kasi ang tinuturo natin ngayon is kung mataas ba yung value ng gitara o hindi, ayon sa color. Kaya ang title natin is Color versus Value. Yun, ngayon, malalaman mo agad kung value ng gitara kung mataas o hindi. So, sana itong video na to is nakatulong sa inyo sa pagpili, pagdidesisyon. Subscribe, like, share, comment po kayo kung ano pang gusto nyong ituro ko. May mga ituturo pa ako na ilalabas pa ulit. Follow lang kayo, maging ano lang kayo, abang-abang lang kayo sa mga videos na ilalabas ko. Siguro din nyo lang na nakapindot kayo sa notification bell. Yun, notification bell sana ipindutin nyo na para at least pag may nilalabas akong video is mapapanood nyo agad. Ang next video na ituturo ko is yung neck through, tapos yung set neck, at yung bolt on. Ano ba ang mga nagagawa nun? Ano ang pangit, disadvantage? Kaya, ano pa, subscribe na, follow na sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa sumusuporta, Noy Pito. It's...